Hello guys, good afternoon. Makiride na naman po tayo kasama si Superbike Racer. Ang kanyang gagamiting motorbike ngayon ay ang Aprila Tauno B4 1100. Ang hirap pabigkasin itong Tauno. Tsaka yung Aprila parang kawig ng isang inumin itong Tauno. Oh, may sabi si Migo. Ano daw, Migo? Ah, okay. Tauno daw. Okay. Aprilia Tauno before 1000. Okay, start na tayo sa starting line. Ito na po. Pataw na agad. Oh, ang ganda ng naman dito ng display. Maliwanag na maliwanag. Hindi na reflect sa cellphone. Sa camera pala. Okay, second gear pa lang po at 132 kilometers per hour na po yung takbo niya. Mabilis yung motor na to. Sa bagay naman ay 1100cc yata to. Tapos kurbada, ang galing kurbada, 122 kurbada yan, 139 guys. So, ang ganda ng tunog ng motor na to, no? Hindi masyadong maingay pa, parang swabing swabe lang yung tunog ng butso yun. Hindi halatang big bike eh. Kung sa manok, parang binabait. Okay, at walang kalaban. So, no? Parang hindi makahabol itong mga kalaban ni Superbike Racer. Kaya nalikabok yata lahat ito. Ganda ng handling nito yun. Pati sa kurbada, hindi mo lang buwibitaw, pinangamataas at sinta, no? Hindi siya bumabagsak sa 80 kilometers per hour, kurbada. 100 plus. Ibig sabihin, magandang handling ng motor na to. Ito pala, ito ya pala mga kabumba sa gawang Aprilia to, gawang Italia to. Ito ka mga kamag-anak to ng Ducati. Yun, may kalaban sa una. Sige, tingnan natin kung kayang mabertikan to ni Aprilia. Siya yung nakaraang linggo. Saka yung ruta, parang pare-pareho lang. Bilis ng atom ito. Ito, tira lang, tira. Tuloy-tuloy ang labanan. Ito yata ang ginagawa ng mga ito ay titesting ko yung mga superbikes. Kung yung mga power, yung handling, at kung gaano kabilis. Talaga mag-overtake to si Aprilia na to. Aprilia Tauno B4 1100. So, bilis of overtake na ito. Ngayon siya kalaban yung overtake ulit na lakas na ano ng hataw ng motor na to. Parang wala pa akong nakitang mayroon na kayang may owner na itong Aprilia sa Pilipinas. Pero sa mga vlog na nakikita ko, parang wala man nagpa-vlog nitong Aprilia Tauno na to sa Pilipinas. Ibig sabihin, parang hindi yata sikat. Siguro mas mahal pa sa BMW ito. Matcheck na nito online kung ilang presyo. At baka manalo tayo sa loto ay makabili. Ginip na naman ng gising si Parikoy. Okay, hataw. Ilang gear na ba yan? Third gear, 159 kilometers per hour. Haling sumayaw sa curve, sa kwan, sa mga, ano, sa curves. Hindi mo lang bumababa sa 100 ng takbo ito sa curves. Ibig sabihin, magaling talaga. Magaling yung handling ng motor na to. Sana makatest ride din tayo nito.
distance yata yung lahat. Testing yung kapasidad ng mga motor, yung handling. Sila yung maximum power. Maximum speed pala. Pinangangalahati na tayo sa finish line. Alam ba ilang mga time nila remaining is 3 minutes na, 2 minutes. Pag nakakita ito mamaya ng street na pag nakarating siya ng street na roadometer, testingin natin dito. Testingin yung full power to. Then third, fourth, 175 kilometers per hour. Mas mahigit pa yun kasi kung sa street na road talaga titisingin to, siguro mas aabot ng 300 to. Kasi nakita ko sa kamay niya parang hindi pa masyadong full yung throttle niya. Siguro binibigay lang na throttle nito baka between 60-70% pa lang yung throttle nito. Pero nakita niya naman doon sa street road kanina umabot ng 250 kilometers per hour yung takbo niya. Malapit na sa finish line. 2 minutes to go. Wala, hindi nakahabol yung mga kakusa niya. Mabilis tong motor na to. Third gear pa lang. Umabot na kanina ng 180 sa third gear. Lakas. Lakas. Mas katapat na yata ng motor na to. Ibang wala kung may laban yung BMW dito sa kayong Ducati. Shot sa ano, sa mga linya. Talagang napapanatili niya yung kanyang linya. Kaya wala. Hindi makita. Ay, makita natin yung side mirror kung saan yung friend. Hindi makita sa side mirror yung mga kalaban niya. Ibig sabihin, mga kain na likabok talaga. Ay! Lakas. Lakas ng motor na to. Okay, third gear, 142. Kilometers per hour ang mapanood siya ng between 130 to 150 third gear. Ano na, halata mo talaga na hindi full power yung ginagamit yung swabe yun. Swabe lang yung takbo ng motor. So tingin ko mga 50% lang yung niya. Dito na lang, titigil muna, hintayin na natin yung mga kain alipagabot ka.